ito mga boss, subukan natin ngayon magkabit ng 5 wire module, 5 wire power supply module. Ito yung kanyang diagram. Madali lang naman siyang sundan mga bro, kasi may guide naman siya. Yan, yung black na wire, itap natin sa hot ground ng male filter capacitor. Yan, yung kasoka tayo dyan ng 300 volt, 320 volt. Yan, dyan natin itap sa hot ground. Tapos, ang kulay red naman na wire, itap natin sa collector ng STR natin doon sa may board, yung original na STR natin. Yung collector noon, dyan siya itap. Yan, tapos ikatin natin yung, uihang natin yung isang resistor doon sa board. Yan. Actually, kahit hindi mo na ihang yun, kasi yung original na STR naman doon sa board, tatanggalin naman natin yun eh. Kahit hindi mo na nga ihang yun eh. Oo, nasa'yo na rin yun. Kasi yung original na STR doon sa board, alisin natin naman yun, tatanggalin natin. Itong ipalit natin. Yan. Ihang mo na lang ito. Ihang mo na lang. Collector, dyan sa nakatap yung red sa primary. Yan. Collector niya. Tapos itong blue, yung blue wire naman, dito sa may secondary naman ng cold ground ng transformer natin. Yan. Sa cold ground sa nakalagay. Sa secondary ng transformer. Yan. Tapos yung yellow, dyan naman siya naka-tap mismo sa anode ng diode natin. Naka-easy line pa siya, nasa easy line. Sa anode cap ng... sa anode ng ano... ng diode. Yan. Sa easy line pa siya naka-tap mismo. Bago sa mag-DC. Yan. Kasi dito sa kabila, DC na yan eh. Naka-line yan papuntang B+. Dyan sa may 160 volt na capacitor natin papuntang B+. Yan. Tapos itong optocoupler natin, ito yung diagram niya, kasi ito primary, ito secondary. Ito ang pin number 1, pin number 2, pin number 3, pin number 4. Yan. Yung pin number 4 doon sa primary sa board natin, i-cut mo doon yung linya doon sa board. Tapos itong wire na ito na green, dito mo sa itap sa pin number 4. Yan. Tapos yung ground niya. Yan. Tapos itong ground, cut mo din yan. I-cut mo din yan yung linya na papunta doon sa STR na yon na original. Cut mo din yung linya na yan. Tapos maglagay ka ng wire dyan. Itap mo siya sa ground, sa hot ground ng primary. Yan. Doon ka mag-tap ng ground yan. Yan, ganyan lang mga bro. Madali lang naman sa sundan. Ulitin natin. Yung black, yan, sa primary ng main filter capacitor na ground, doon sa ilagay. Tapos, yung red wire, itap natin sa collector ng STR natin. Yan, sa primary. Yun, maghang tayo ng isang resistor doon. Yung sa papuntang collector, tapos dito na natin sa itap mismo sa pinaka collector ng primary ng transformer. Yan. Tapos yung blue sa secondary, yan, sa cold ground naman siya nakatap sa cold ground ng secondary, sa ground niyan, sa cold ground sa secondary ng transformer. Tapos yung yellow sa easy line pa ng anode ng diode natin papuntang B+. Yan. Tapos yung green sa pin number 4 ng optocoupler natin. Yan, i-cut natin doon sa board yung linya niyan ng pin number 4. Cut natin doon. Tapos yung green na wire, i-tap natin dito sa pin number 4. Yan. Tapos yung ground naman ng pin number 3, i-cut din natin yung linya doon sa board, yung line doon, tapos yung maglagay ka ng wire dyan, i-tap mo dito sa ground ng
primary natin sa hot ground. Yan, ganun lang kasimple mga bro. Yan, ngayon susubukan na natin. Okay, sige mga bro. Susubukan natin kung paano mag ano nito sa actual natin. Ito ngayon mga bro ang ating gagawin. Yan, wait na naman malakas yung spark ng flyback. Dito natin susubukan yung power module natin, yung 5 wire. Actually, hindi naman sira ang ano nito, ang power regulator niya. Susubukan na natin paano talaga magkabit ng ano nito, ng 5 wire. Kasi wala pa naman tayong ano niyan, video. Tingnan natin kung gaano talaga sa katibay. Ngayon, ang gagawin natin dito, itanggalin ko muna itong flyback na may leak na. Ang gagawin ko dyan ay lagyan lang muna natin ng sealant at patuyuin ng buong maghapon. At bukas na natin i-kabit, kinabukasan para tuyong-tuyo. Kasi wala naman kasi akong pamalit niyan mga bro. Lumang model na kasi ito eh. Eh kung mayroon sana akong mga stock dyan na pwede natin i-convert. Igawin na natin sana. Kaya lang wala na talaga. Kaya sabi naman ang mayari, gawa na ng paraan kasi may sentimental value kasi sa kanila itong TV na daw na ito. Matitibay kasi talaga itong mga TV na ito mga bro. LG. Kita mo mga pyesa na kahit lumang-luma na hindi pa kinakalawang. Saka napakalinaw pa ng ano na, ng picture tube. Ito mga bro, tinatanggal ko lang muna. Medyo matigas lang tanggalin kasi lutong na yung ano niya eh. Ang kanyang hinang. Pagtsagaan na lang muna natin itong baklasin. At atin nung lagyan ng selan. Yung brand pala ng selan na ginamit ko dito, yung Fossil, yung itatak. Kulay black. Kasi ano yun eh, napakatibay yun eh. Original. Matibay din sa init. Yun ang aking ilalagay dyan. Sunog pati yung tatak ng ano yung pangalan ng number ng FBT na ito. Buti na lang din may naka-indicate sa board niya. So, madali lang din naman natin pag once talaga na hindi na siya pwede. Linisin ko muna ito mga bro. Ano? Patutuloy natin yung ito na mga bro, pagpatuloy na natin yung video. Patuyo na natin yung isang araw din nating pinatuyo.
Ito naman hindi naman minamadali ng may-ari. Kakabit na natin yung 5 wire module natin. Yung FBT nga pala niyan ay ano ko na, ay kabit ko na. Hindi ko lang nakuhaan ng video, nakalimutan ko eh on camera ko. Ito yung ating 5 wire. Pwede ito bro sa mga ano. Sabi nila matibay daw ito kasi pang hanggang 29 ito ang kaya na eh. Hanggang 29 inches. 21 to 29 inches. Try natin kung talaga matibay ito talaga. In-order pa natin ito online para lang masubukan natin. Lumang model na kasi ng STR nito. Once talaga na masira yung ano niya, yung original niya na STR, mahirap din kasi maghanap nun bro eh. Kung wala kang makakahuyan, mahirap din. Buti may laking tulong itong mga power supply module na ito. Nakatulong din siya sa atin kahit papaano. Yan, yung collector ng STR. Yan, yan natin i-tap mismo sa yan, sa paa mismo ng ano, collector ng transformer natin. Hinang ko na pala dyan yung ano, yung isang resistor. Ito alay, kahit hindi mo na ihangin. Total, natanggal na din naman natin yung ano, yung original niya. Yan. Yan ang collector niya. Tapos yung block, yan, sa negative side ng main filter capacitor, doon nakatap. Yan mga bro, medyo na ano ko yung video, yan, meron na sa 114B+, 114 volt. Yan mga bro, yung ating connection, yung yellow na yan, sa anod ng easy line ng, ano, easy line ng diode. Tapos yung green na yan, katulad yung sinabi ko kanina, yan doon sa pin number 4 ng ano, optocoupler. Tapos yung pin number 3, naglagay ako ng isang wire papunta sa ground ng primary. Kinat ko yun yung dalawa na yun, yung pin number 4 tsaka pin number 3. Nakakat yan. Ito na mga bro, voltage checking na tayo. Narinig ko na yung ano sa sarap. Nag-on na siya. Ayan, meron na siyang 180. Ayan mga bro. Ayan, bumukas na yung TV. Ayan. Hindi pa yan mga bro. Ano, hindi ko pa nalagyan ng video. Ayan, subukan natin lagyan ng video. Meron siyang 105 volt kasi nag-drop na siya gawa nang naka-oscillate na siya. Ang B plus nun ay 115. Ito mga bro, lagyan natin siya ng ano. Ayan, wala namang singaw. Ito mga bro, ilagyan na natin ang video. Ayan, kita nyo naman, napakalinaw ng picture tube niya. Kahit lumang-luma na, napakalinaw pa. Yan, yung itim na yan sa baba at sa taas, sa signal ng ano yan, TV Plus. Tapos yung isang TV na yun ang isusunod natin. Idudugsong ko na lang dito yung video mga bro.
Marami tayong ano. Ito, maiksi lang naman ng video na ito. Susunod ko na. Yan, ito mga bro, yung isa. Ito naman ang gagawin natin. Yan. Wala din power. Halos parehas lang naman ito sila mga bro. LG din siya. Isa lang yung ano, parehas lang yung design nila. Magkaiba lang yung setup niya sa loob. Pero yung pinaka-program niya, halos ano lang, parehas lang. Timing na timing naman. Yung dalawang customer ko ay yung TV nila, halos parehas. Parang magkakambal. Kaya lang magkaiba lang yung sira nila. Natin, wala talaga. Subukan na natin, buksan mga bro. Yan mga bro, binuksan natin. Nakikita natin agad yung lumulubo na sector na yan. Baka isa yung sa dahilan, kaya walang standby bolt yung kanyang ilaw. Yan, check muna natin gamit ng ating ESR. Ayan mga bro. Okay, ito naman, wala talagang palo, drain na drain talaga siya, yung main filter capacitor natin, talagang, yun ang dahilan, kaya wala siyang standby bolt, wala siyang pumapasok na supply. Ayun, tatanggalin natin yan, papalitan natin, original din, ilagay natin, para tumagal. Pala mga bro sa ating hindi pa naka-subscribe, please subscribe na lang naman makatulong tayo sa ating channel para madami tayong ma-upload na video at makatulong din kahit pa paano. Ito naman ay mapagpulutan ng aral at kunting bagay lang makatulong tayo. Ayun mga bro, talagang naiwan pa yung paa niya. Talagang wala na. Tapos ito naman yung ating pamalit. Yan. 0.0 sa 400 volt, 220 UF. Ilagay na natin mga bro. Dapat hindi magkabaliktad yan. Negative sa negative, positive sa positive. May ano naman yan. Naka-indicate naman yan dyan. Yan, hindi tayo manmalito. Nangangano natin mga bro. Subukan natin ulit mga voltage checking.
Sakin natin mga bro. May voltage checking tayo. Ayan, ito nga pala mga bro. Inangan ko pala muna yung ano. Kasi marami pala ako napansin na naka, ano, nakaangat na hinang. Tapos malulutong na siya. Ayan, inangan ko muna lahat mga bro. Bago tayo pala mga bro. Voltage checking. Ayan. Ano na yan, yung mga nalutong na hinang na, yung mga hilaw na yan, isa yun sa mga nagpapahirap sa atin mga bro, yung na technician. Na-check mo naman lahat ng pyesa, okay naman, wala naman sira. Yun pala, may isang paalang doon na hilaw na yung pagkahinang niya, kaya ayaw dumalo yung kurente niya. Nataligtaan. Kaya yun, isa-isahin lang natin. Gamitan natin ng magnifying glass, lalo na yung mga maliliit na resistor. Kasi minsan di natin mapansin. Ito mga bro, yun o, nakaangat na siya o. Kung talagang, kung wala kang magnifying glass, o mahina ang mata mo, hindi mo mapansin eh. Yan mga bro, nakaangat na siya. Yung brown ng FBT, yan, malulutong na yung mga hinang na eh. Ay, hinangan ko muna lahat yan. Yan o. Yan, mga paano resistor na yan. Pag titigan mo siya ng gusto, talagang ano na siya eh. Nakaangat na pala. Yan mga bro, mayroon na siyang indicator light. Yan, subukan natin mga voltage checker. Yan, mayroon na siyang 112. Yan lang. Ayaw pa niya mag-usilit mga bro. Ito mga bro pala, yung ronda pala sa CRT niya. May nakaangat pa pala na hinang. Wala pa siyang ano, 180 volt. Kaya chichicken pa natin. Ayaw mga bro, may hinangan ko na. Mag-chichicken tayo ulit. Ayan, naman sa 150 volt na kapasitor niya. Tuyurin lang natin yan kasi hindi nakakarating yung 112 volt na yan doon mismo sa paan ng FBT. Ayan mga bro, huling-huli natin. Yung isang resistor na yan, hindi na nakakatawid yung voltahe. Open na siya mga bro. Ayan, subukan natin palitan yan. Ayan o, hindi na siya nakarating doon sa paan ng flyback. Kaya hindi maka-oscillate yung power niya. Wala siyang nailabas na 180 volts. Kapalitan lang natin. Bali ano yan mga bro? 120 ohms. Marami naman tayong tamalit na. Bro, 120 ohms. Brown, red, brown. Open na talaga siya. Hangat tayo yung tamalit mga bro. Ito mga bro, napalitan na natin. Voltage checking na tayo. Ayan,
sa kapasitok sa 160 volt. Ayan, so yung relo natin ulit. Ayan, pupunta tayo dyan sa pinalitan natin ng resistor. Ayan, 111. Sa kabila, ayan, mayroon na mga bro. Sa paa ng flyback, ayan, mayroon na din. Yung 180 volt natin. Ayan, mayroon na mga bro. Tingnan natin. May display na siya. Ayan mga bro, may display na siya. Ganun lang kasimple mga bro. Buti hindi tayo pinahirapan. Ganun lang ang sakit mo. So, ayan mga bro, hindi ko pa na ikabit yung ano, yung ligawsing niya. Tap natin yan. Ilagay natin at lagyan natin yung video. Subukan natin yung lagyan ng video mga bro. Okay na talaga siya. Ayan, iramin muna natin yung jack doon sa una natin ginawa. Salamat mga bro sa inyong panonood sa aking video. Please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Para sa iba pang update. Maraming salamat mga bro. Thank you.